Hello mga ka-snippet, sa episode po na to atin pong ituturo kung paano gamitin yung GarageBand sa iPhone. Okay, simulan na natin mga ka-snippet, no? Ayan, so buksan natin yung ating GarageBand. Ito ngayon yung meron sa GarageBand. So punta tayo dun sa My Songs. At una, ang gagawin natin ay mag-add tayo ng panibagong track. So meron akong mga ginawa na dyan. Pindutin natin yung etong plus sign na yan. And then, pipili tayo ng tracks. So, maraming tracks dito, no? Meron siyang drums, meron siyang amplifier. Pwede itong i-connect sa inyong amplifier kung meron kayong MIDI. And then, audio recorder. So, yan. Merong strings, bass, guitar, and then, marami pang ibang instruments. So, meron din siyang drums, no? Balik tayo dun sa, no? Add muna ulit ng bagong song or track. Balik tayo dun sa keyboard, kasi keyboard ang muna natin gagamitin. Hit natin yung smart piano. Ayan, so meron na tayong ganitong setup. So paano ba natin i-navigate yung bawat links na meron dito, bawat buttons? Kasi minsan nakakalito siya, since bago pa lamang tayo, medyo nakakalito nga yan. So ang gagawin natin dito, may nakikita kayong parang button dyan sa kagilid. Ayan, ang tawag dyan ay sustain. So pag yung keyboard kasi natin, nag-play tayo, putol siya, di ba? Pakinig nyo, putol siya. So, para mawala yung kanyang putol, para nagkakaroon siya ng sustain ng tunog, ay pinutin natin yung sustain. I-slide lang natin, and then, yan, pwede na tayong magtumugtog na wala siyang putol. So, eto yun, try natin, no? Yun. Pansin niya, hindi na siya napuputol compared kanina. And then, pwede rin naman tayong gumamit nung kasi ito ay smart piano nga siya. So, magkakaiba sila ng tunog. Yung nandito is bass sa baba. Nasa taas is treble. So, bass ng C, treble ng C. So, pag pinindit natin ito, pwede tayong mag-create ng arpeggiator. Yan. Ito kasi medyo iba yung kanyang sound, no? Kakaiba yan. So, ito na lang yung normal na ano, natunog ng keyboard. I-off natin, and then para ito lang yung ating magagamit. Ngayon, dito pwede nating baguhin yung bawat chords kasi nalilito tayo minsan na yung dapat nung pagkakasunod-sunod ng chords ay nangyari, ito C, dapat D, D minor, E minor, dapat ganun, no? At ang gagawin natin dyan ay i-edit natin yung chords. So, punta tayo dun sa settings, nasa taas, ito. Ayan. And then sa baba, meron dyang edit chords. So, pinutin natin yung edit chords. And then, i-select natin yung key. Itong key na to. Ayan, para pumunta dun sa respective na chord. And then, puntahan natin yung C, since C ang uunahin natin. And then, major chord siya. Okay? Kasi ang kukunin natin is family chords ng C. Okay, so, ang sunod dyan is D minor. Ayan, so D minor na siya. Next, E minor to. Ayan. So, naka-A minor dito, and then, naka-A dito, tapos naka-minor doon. Kung major yan, yung nasa taas. Kung diminished, ay di yung nasa baba. So, yung nasa sunod na yon, huwag nyo nang isipin muna, kasi medyo advanced na naman to mga to. Sunod is F. Ayan, F. Naka-major F tayo, no? Kasi C, D, D minor, E minor, tapos F. Next is G. Okay. Naka-major din yan. And then, sunod ay A minor. Nasa taas yun. Ayun. And then, B flat. And then, diminished. Siguro, gawin natin itong major chord. Kasi mayroong G over B na chord. Diba? Yung, tawag dun. Yung over chords. Yeah. So, i-dan na natin. Para yung setup ng chords natin ay sunod-sunod na siya. Okay. So, ayun. Meron na tayong ganyan. Yun. So ngayon, pwede nating makita yung track na yan. Pwede nating i-click yung part na to. Ayan. Ayan yung, ito kasing isang line na to. Ayan kung nakikita nyo. Ano? Yung line na yan ay isang quadrant siya. Or I mean, walo siya na sections. Oh, hindi naman siya 1, 2, 3, 4.
parang 8 quadrants siya, no? Pero isang section siya kasi pwede tayong magdagdag ng sections later on. So ayun, pwede nating dagdagan yung instrument. Ito kasi keyboard lang siya sa ngayon. So pag pinindot natin 'yan, and pwede naman nating i-duplicate or merge and then automation. Wala pa tayo diyan sa part na 'yan, no. Ang gawin muna natin ay mag-add tayo ng isa pang instrument. Okay? And then 'yan, pwede tayong pumili. Like example, kunin natin yung bass. So pag pinindot natin 'yan, automatically ito yung lalabas. Para makabalik tayo dun sa kanina na pinuntahan natin, pindutin natin to, nasa taas, ito. Ayan, so meron na tayong dalawa. May keyboard, and then meron tayong bass guitar. Okay, so sa keyboard muna tayo mag-start. So, pindutin natin yung button na yon para lumabas yung keyboard, and then pwede tayong mag-create ng song. Okay, example, ito. Kung alam niyo yung gospel song, yung I Will Sing. Mali. Yon. Example yun, no? Yung pagtutugtog dito, madali lang siya. So, pwede nating simulan, katulad ng sinabi ko kanina, from bass. Itutunan mo lang siya ng ayos. And then, bass muna, and then treble. Bass, treble. Bass, treble. Kung gusto mo na parang strum siya, i-ganun mo lang, slide mo lang pataas. So, yun yung easy step na para makapag-play tayo sa garage band. And then, next na gagawin natin ay i-record natin yung ating pinaplay para later on pwede natin pagsamasamahin yung isang kanta. So, i-click natin yung red button na nasa taas para mag-start siyang recording. Meron dyan nakalagay na parang, ito kasi beat yung nasa taas na yung kulay blue. Pwede natin i-turn on yan at pwede natin i-turn off kung familiar kayo sa beat. Kung hindi pa kayo familiar sa beat, pwede nyo naman siyang i-turn on para marinig yung beat. Pero during recording, tumutunog siya. Pero kapag piniplay na natin, wala na siya dun, no? So, i-record muna natin para makita natin o marinig natin yung tunog. Okay. Later on. Ayan. So, nakikita nyo meron siyang ganun. Ayan. Balikan natin yung ano, itong part na to. Ayan, so medyo mahaba na siya, no? Meron na siyang nakalagay na ano dyan. I-play natin. Ayan. Pangit lang. Okay. Ulitin natin, no? At baguhin natin yung tunog kasi medyo may isablay. So, balik tayo dun sa unang bilang. I-turn off natin yung, ano, itong, ito nasa part na to. Kasi pag nakaturn on nga yan, medyo yun yung problema natin. Naririnig natin yung kanyang sound. So, para hindi natin marinig yung sound, turn off na lang natin. Okay? So, ayan. Record tayo. Isa pa ulit. Pindutin natin yung record button ulit. Turn off natin siya. Ayan. Mali. Ayan, ulitin natin ngayon yung pag-record natin, no? I-record natin siya. So, pag-press natin yung kulay red na yan, automatic naman lalabas yung keyboard. So, pwede rin natin i-click yung keyboard. Ayan. And then, lalabas na siya. So, i-record natin.
Ayun, so isa yung example, no? Yun yung tunog. Puntahan ulit natin yung sound and then i-play natin. Ayun. Then, pwede tayo magdagdag ng bass guitar. So, punta tayo dun sa pinakaharapan, tapos i-click natin yung bass. And then, i-click natin yun. Yung mayroong bass guitar. Ayan. Tapos, ito na yung ating bass. Medyo... Ayan. So, ang unang chord dun ay A minor. Hindi lang ganun pakinig. Tapos, F. Tapos, C. And then, G. Ayan. So, pwede natin gawin. Record natin. Okay, ayun na. So, meron na tayong song. I-play natin yan. Ayan, may kasama ng bass yan. Hindi lang natin sa adong pakinig ba. Ayan. And then, tayo magdagdag ng gitara or pwede tayo magdagdag ng drums. Okay, tapos na siya. So, yun yung pinahang intro lang. Balik ulit tayo dito. And then, dagdag tayo ng instrument ulit. Kuha tayo ng gitara. Okay, ito na. Smart guitar. So, pindutin natin, and then meron tayong gitara. So, slide nyo lang. Pwede nyo namang parang plucking siya. Yan. Example yan, no? Ngayon, i-record natin or kunin natin yung pagsabayin natin silang tatlo. No, meron tayong piano, meron na tayong bass guitar, and then gitara. Record natin. Yan. Ayan. So, balikan natin. At ayan na, meron na tayong tatlong soundtracks. So, yung una ay piano, and then bass, and then acoustic. So, pwede tayo magdagdag pa ng drums kung gusto natin. So, medyo i-play natin. Ayun, so medyo okay na siya. Meron lang siyang maling chord. Ayan. At yan yung example sa paggamit ng garage band. No? Pwede ba nating dagdagan ng iba pang mga details later on kung gusto nyo dagdagan. So meron dito actually may mga, kunyari ito no. Balik tayo dun sa ano. Ayan. Meron ditong effects. Ayan. So, yan ay nagagamit kapag gusto mong lagyan ng effects yung sound na yon. Pwede tayo dun sa ano. Itong parang maliit na yan. Tawag dyan ay loop. Ayan, tapos pwede tayo mamili ng effects. Ayan, madami dyan. Ayan, hindi naman natin kailangang gawin yan kasi depende lang kung gusto nyong gumawa ng sarili nyong soundtrack. Ayan, so i-play natin to and then yun yung pwede nating export at pwede nating gamitin sa ating mga music or sa ating videos. Ayan, isa pa. Ayun, so, yun mga kasnipit, no? Example lang yan para sa ating garage band gamit yung ating iPhone. Okay. Pwede nyo gamitin yan sa laptop kung meron kayong Mac OS at pwede nyo pagsabayin
or gamitin din. Yung ginawa nyo dito, pwede nyo isync dun sa inyong Mac. Okay, so marami pong salamat at huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa muli at salamat.